Anyone? Okay, so hi Echo. Congratulations for wait long. Congratulations for winning back-to-back championships. So anyway, question ko lang sa Thank you, team. Bob. Yep. Okay. Question ko lang sa team. This si JP nung season 1 na nasa team nyo, pero nasa season 2 wala coming into season 2 wala na siya sa roster. Would you say na may malaking pagkakaiba or may malaking difference with JP and without JP? Para sa amin po siguro ang malaking pinagkakaiba lang nung nawala sa amin si Dad yung ano niya, yung pagiging captain material niya po. Kasi yung pagiging captain material po kasi ni Dad talaga yung nagiging factor nung season 1 nung nanalo kami. Then nung nawala po siya, parang nag-adjust na lang din po kami na magtulungan kaming limang lahat kasi yun nga po, nawala si Dad sa amin. And then kailangan namin mag-step up pare-pares kasi malaking bagay si Dad kasi sa amin nung nawala siya. Speaking about that, would you say na mas mahirap yung sitwasyon nyo ngayon? Kasi syempre, parang lahat kayo, parang kailangan nyo mag-comms, kailangan nyo maghawak ng responsibility. So would you say na mas naging challenge siya sa inyo ng season 2? Para po sa amin, hindi naman po. Kasi yung pumalit naman po kasi si Santi, parang ganun din po. Sinabi na lang po namin na parang maging ano na lang siya, maging captain material na lang din po siya. Ganun. Kami, pa, nung una po, yung unang practice po namin, nag-struggle po talaga kami sobra. Nung, kasi malaking bagay si Dad sa amin. Nung una, yung pagkapasok sa amin ni Santi, sobrang nahirapan kami. Hindi namin, para sa akin, pero talaga hindi ko talaga in-expect na mag-champion ulit kami dahil doon. Ayun. Naging, oh. Yan pa. Okay. Thank you, Lord. Sige. All right. So, lipat ko naman yung tanong kay Santi. Okay. So, Santi, syempre, nung season 1, wala ka sa roster ng Echo na MDL team. And then, here you are sa season 2. And yet you take note na you're replacing JP na MPL veteran, MPL champion. Tapos, syempre, one of the leaders or one of the captains nung Echo nung MDL last season pala, sorry. So, parang may malaki bang pressure before the start of the season? Kasi syempre, parang nakasalalay na sa'yo yung shot calling or pagiging leader ng team sa season 2. Opo, yung sa una talaga, sobrang pressure. Pero nung nagtuloy-tuloy po yung mga practices ko rin, kahit puro error ako, na parang natututo ako sa bawat pagkatalo. Yun. Yun. Okay, and I see. Na-curious tuloy ako. Anyone from the team can answer. Bakit si Santi yung napili nyo bilang leader ng team? James, James, di ko pa sumasagot. Si Del. Ay, si Kochi, 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 Kochi. Ikaw yung nagsabi nung asili. Oo nga, ikaw yung sabi hindi naman po siya. Kumbaga, pinag-usapan po namin talaga lahat. Kumbaga, hindi naman po siya inaako niya lahat. Kumbaga, nagtutulungan-tulungan pa rin po kami. Para hindi maging mabigat para sa kanya, ganun. Kumbaga, kung ano yung gustong gawin ng iba, kumbaga nagsasuggest na lang po. Ganun. Thank you. Okay, I see. All right. So anyway, Santi, na-curious tuloy ako. Si Ma'am Mitch ba ginag like nung parang nung syempre dahil bago ka lang sa roster, parang you're trying to integrate yourself with the team. May ginawa ba si Ma'am Mitch sa iyo? Ano po, wala po. Tsaka ano lang po, parang pinapalakas yung loob. Ah, pinapalakas yung loob. Ano yung sinasabi niya sa iyo specifically?
Kayo parang sinasabi ang kaya ko. Kaya ko kung anong ginagawa ni dad. Yun! Okay, sige. And yun lang naman questions ko na yan. Thank you so much. Once again, congrats. Thank you po. Thank you, Papa. Thank you, thank you. Thank you. Thank you, Lord. Alright, Ron, you may go. You may proceed. James, ikaw naman. Siguro, ano, parang isa na rin sa mga factor yung galing din kami sa MPL. Kaya kumbaga, yung experience na meron sila, meron din naman kami at the same time. Yun, siguro, yun, parang isa rin yun sa mga reason bakit kaya namin may pagsabayan. Tsaka, yan. Tsaka nagtutulungan din naman talaga kami dito. Halos pare-pares lang din kami ng mga ginagawa. Ganun. Kaya, yun. Kaya siguro nakasabay kami sa kanila. Para sa amin po siguro, mas okay po yung natalo muna kami. Para mas malaman namin kung ano yung mga naging pagkakamali namin nung natalo kami. Kumbaga, mas pinalish pa po namin yung ano namin, yung galaw, yung ganun yung decision making para pagdating nung grand finals mas sobrang focus, kumbaga on point na lahat ng decision, ganun. Nawala na rin yung gulat sa nawala na rin yung gulat sa amin na ba matalo pa kami sa grand finals, ganun. Ako Nolan. Ano po, ano po? Okay. Yun nga po yun eh. Kaya nga po kami nagban ng akay para din po dun sa prangko namin. Saka in case po na ano, balak po din kasi namin mag-burst type na mga hero like Kadita para hindi na siya ma-deny. Yun po. Thank you po. Thank you, Michelle. Hi, Echo. Congratulations. Siguro, question lang kay Coach na parang kasi 'di ba Echo, I think both teams naman either MPL or MDL has this mindset of one game at a time. So, parang how did you help the players lang especially since 4 out of the 5 naglaro din nung season 1 na parang wag sila ma-pressure or madala na tayo yung champions, kailangan natin ma-defend. Hindi ko po inabili na brought up yung champion kami po. Parang normal lang. Kung ano lang po yung ano ginagawa nila, gawin lang nila para ano. Kasi malalakas naman na po talaga sila eh. Kumbaga disiplina na lang po sa kanila. Wala pong pressure. Tapos for Zaida and for Coach. Alam naman natin na si Nolan is relatively new. Na-release siya technically September 30. So, kahit pa paano pinag-aaralan pa siya ng lahat ng teams. Pero kayo, sinabak nyo na siya dito sa playoffs. Parang, what made you decide na, kahit bagong hero to, ilaban na natin siya?
Kasi po siya po yung ano eh, after po nung pwede na po siyang magamit, talaga pong in-spam hero po namin siya eh. Kumbaga lagi namin binibigay kay Zaida po na gamitin yun. Ikaw naman Zaida, ano masasabi mo? Ayun po, yung nalaman kong pwede na gamitin, nanood ako sa TikTok ng mga combo ni Nolan. Ayun, ginamit ko sa screen, natuto ako. Masasabi mo ba na parang magiging signature pick mo siya in the future o balik ka muna sa yung iba mong mga past heroes? Apo, yun pinaka confident ako gamitin yung playoffs eh. Kaya siguro ba. Sige. So natanong ko din to sa Omega kanina. Nakita naman natin yung difference between season 1 ng MDL to season 2. Especially ngayon na mas marami na yung play, mas marami na yung teams. For the 4 out of the 5 players na nakalaro ng season 1, ano sa tingin niyo like pinakamalaking difference between season 1 and season 2, especially in terms of the caliber of performance ng mga players? Siguro po yung pinagkaiba nung season 1 at season 2, mas dumami yung mga bagong players na mas malalakas siguro para sa amin. Medyo kumbaga naisip rin namin na hindi kami magpapabaya porque mga bago yung mga player. Iniisip po lagi namin na kaya nilang sumabay sa amin kahit defending champions kami. Okay, thanks ulit Echo and congrats. Thank you po. Thank you. Follow up ata sila Carlos and si Ivan. Go ahead Carlos, you have follow up questions. Actually, isang question lang, one question lang ako. Then I'll pass it to Ivan na. Okay, so anyway, Echo, natanong ko na to sa Omega, so I want to hear your thoughts naman. Mga MPL teams, meron silang MSC, mga M-Series, so they get a chance to clash against international teams. How about you guys? Would you like na magkaroon ng like parang MSC or like M-Series na para sa mga MDL teams? Para sa amin po, kasi gusto rin namin gusto rin talaga namin maka-experience ng mga international. Tsaka para parang may ano rin. Parang mas maganda rin kung para hindi lang din hindi lang din champion yung sa MDL. Kumbaga parang hindi lang din yung champion sa MDL yung pinaglalabanan, parang may iba pa like sa MPL din. Ganun. No, parang naisip nga namin, sana may wildcard din yung nag-champion sa MDL, eh, ganun. Wildcard sa M5 po nag-champion sa MDL. Asa wala eh. Okay, sige. Last question ko na to. So, pasensya na. Sa tingin nyo, kung sakaling magkaroon ng international tournament para sa mga MDL teams, paano siya makakatulong sa inyo? Or makakatulong sa eksena in general? For me siguro po, pag nagkaroon ng ganun international, kunyari MDL, siguro may isip rin ng dalawang bansa lang po kasi yung may MDL, diba? Yung Indonesia pati Philippines lang. Ba siguro may isip ng ibang region na magdagdag din sila ng MDL. So, ang magiging resulta po, ba may chance po talaga magkaroon ng MDL International, ganun po. Kumbaga, baka magka-idea din sila. Kaya exposure din po sa amin. Malaking tulong din po. Okay, sige. Okay, yun lang naman questions ko naman. Thank you so much. Yeah, congrats. Ivan, go ahead. Yes. Thank you. So, ito, may corollary lang doon sa tinanong kay ni Ron. Kasi you mentioned kanina na yun nga, para mas gusto niyo munang bumaba muna sa lower bracket final para mas matutukan niyo yung kalaban. Pero inisip niyo ba when you lost game 1 to TNC na baka mag-backfire pa yung plano niyo na yun nga. Kasi nga, natalo pa kayo ng game 1 and you won via a reverse sweep to make it back to the grand final. So parang
Nisip niyo ba na baka mag-backfire pa yung plano na yun after losing game 1 to TNC? Siguro hindi naman talaga namin siya totally pinla, ano. Kumbaga parang napaganda lang din siguro na natalo kami para yun, para malaman din namin kung ano yung mga kailangan namin i-adjust, ganun, kung paano kami natalo. Kasi usually natatalo na naman kami dahil din sa draft tsaka sa mga decision making namin, hindi naman dahil sa kalaban. Kaya yun, parang hindi naman namin siya pinla, ano. Parang ayun, medyo ano rin, medyo kinabahan din kami doon kasi yan, kasi yan, kinabahan din kami doon kasi isa na lang malalaglag na kami, hindi na namin madedefend yung pagiging champion namin eh. Pero yun, wala naman kaming ibang choice kundi pumuso pa rin eh. Kaya yun, ginawa lang din namin yung best namin hanggang sa makapasok kami sa finals ulit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, yun, may isa pang question kasi. Kasi yun nga, siyempre, since you know you successfully defended the MDL title, siyempre, isipin na yun ng Echo Management. Iba sa inyo, i-elevate na dun sa main team. So, parang, do you think you've done enough to tell the Echo Management na, oy, doon na kami sa MPL, ha? Ano? Ano po yan? Tanong pa ulit po siya. Parang, have you done enough to convince the Echo Management to consider you for promotion to the main team? Kung bibigyan naman po kami ng chance siguro, bibigay lang po talaga namin yung best namin. Kasi ito naman po talaga yung purpose namin kung bakit kami naglalaro sa MDL eh. Baga, gusto namin po talaga ng lahat dito sa Echo proud na umangat. And then, pag nabigyan po kami ng chance, magpa-perform lang po kami ng buo, ganun. Kumbaga, bibigay lang po talaga namin yung best namin. If ever mabigyan kami ng chance po. Ngayon pa lang ba medyo tagito? Parang tagito? Nakipin nyo ba yung pressure to represent Echo's first team? Kasi yan, they're the defending world champions. They're also the defending domestic champions. So, parang may dagdag na pressure. And yun nga, kung may elevate kayo sa main team, may kakibat na agad na pressure. Ulit po. Sorry po. Parang, yung palaban medyo na round man yung pressure to represent Echo's first team. Kasi nga, ang dami na nilang nagawang accomplishments during the past seasons. Based po sa experience ko and Zayda, nung nakapaglaro ko muna ng ESL nung nagpahinga po si Carl and Benny. Para sa akin po, sobrang wala pong pressure na nangyari sa amin kahit ganun. Nung naglaro kami doon. Kasi yung tatlo pong kakampi namin, lagi pong sinasabi na mag-perform lang po kami ng maayos, bigay lang po namin yung best namin. Ganun. Kumbaga, di naman po sila nagbibigay ng pressure. And di rin po namin iniisip yung pressure. Kasi may tiwala naman po talaga sila sa amin. Kung magiging kampi nila kami. Ganun. So yun, so I hope sana sa inyo, sana may makuha sa inyo sa Echo's meeting. Thank you very much. Thank you so much team. I think last question na lang from me, kanina narinig ko sa broadcast, I think it was James who said it, na parang you called for support as well from your fans, na supportahan din yung your MPL Philippines counterparts. Can you share more lang about it? Can you expound on that lang siguro? And gano'n lang kaya importante itong win na to para ma-boost yung, you know, yung MPL PH counterparts nyo sa paparating na playoffs nila? Siguro parang mas gagadanan din sila na mag back to back din sa MPL since last season pares kami champion eh. So yun, yung nag-champion, yung season na champion kami ulit, so parang siguro gusto rin nila i-defend din lalo yung pagiging champion nila. So yun, para pares kami back to back. Ganyan.